Born, kami yung na-designate at binuo na bilang isang light reaction company, yung nauna yung nag-train dito sa Pilipinas. So selected kami lahat na galing sa dalawang regiment. Pagkatapos namin mag-train sa LRC, noong 2001, na-assign kami ulit ng Basilan after ng training namin sa Fort Magsaysay. So, ang experience ko sa Basilan, yung unang yung doon na magandang score at naipunan natin sa gobyerno, yung nakalaban namin si Commander Hamsi Raji Sali. At doon ako, na doon kami naka-recover ng isang 90RR. Saka yung dalawang M16, isang shotgun, at saka yung thermal imager. Dahil sa tulong din sa ating gobyerno sa taas sa atin at na-provide yung mga bagong kagagamitan, nagamit at na-accomplish namin ang mission na yon. At saka yung kagaya nga sinasabi ko, dahil sa discipline, kahit anong hirap na dinaanan namin doon, kaya namin nalampasan at na-accomplish namin yung mission na yon. Yung pakikipaglaban sa Abu Sayyaf. Nung panahon ng mapapanggay doon sa Hamsi Raji Sali, anong waka doon? Anong posisyon mo doon? Ang posisyon ko doon is ako ay yung sniper platoon sergeant. Unang-una yung dalawa lang kami, nagre-recon. Tapos na-identify namin yung kalaban based rin sa information na binabasa amin at na-locate namin sila. So as platoon sergeant, nag-suggest sa akin yung XO namin, executive officer, na nung ma-identify ko na yung location ng kalaban at kung saan, at based sa ma-experience ko dati kasi galing ako doon, na yung lugar na pinag-encounteran ng namin ng kumpanya, ng First Scout Ranger Company, doon pa rin nag-position yung kalaban. So nag-suggest yung XO ko na bubuhin sana ng mortar. Pero nag-opost ako na hindi po pwede bubuhin, sir, kasi ito ay gabi at hindi natin masasabi na zeroed yung mortar natin na ma-eliminate natin yung laban. So nag-suggest ako bilang isang platoon sergeant, in-assist ko yung situation na madaling araw, sir, at least nakikita natin masyado, kahit may gamit tayo ng BG, makikita natin yung kalaban, pero yung ibang tropa, limited lang yung gamit na makita nila yung kalaban. So, naisip ko na kahit kung madaling araw, at least yung mga blocking force, yung mga katropa natin, na mga sundalo, yung mga scout ranger, at saka yung ibang infantry battalion nga nagba-blocking force, magagamit rin natin sila, except na yung makaalis yung kalaban doon sa posisyon nila. So nag-decide yung, buti naman na naniwala yung kwan, yung executive officer namin, yung nagdala sa amin, na yun yung gagawin. Kasi mas magandang accomplishment kung may coordination kayo ng officers at saka yung mga NCOs na nagdadala sa isang misyon. At kailangan din, ang pinaka-importante, na makinig ka sa mga suggestion sa mga nauna o yung mga may maraming experience doon sa tropa mo kung anong mas maganda para ma-accomplish ang magandang misyon. Saan lugar yun sa Pamaster, sa Basilan, yung encounter? Doon sa Upper Mangas yun, sa Basilan, sa hakop ng Lantawan. Lantawan. Ano, nadikitan niyo yung kalaban, no? Nakadikit kami ng, siguro ang distance is 20 to 25 meters lang. Dumating kami doon mga 11:30 ng gabi na naupihan namin sila. So nag-start kami ng 4 a.m. ng umaga. Bagi na, engage namin sila. Umaga, hinintay muna namin na prepared na lahat yung tropa at para na yung tutulong sa amin ng mga blocking force, yung mga kabady rin natin ng mga rangers at saka yung ibang infantry battalion doon na naka-blocking, yung Tin Ivy, para makatulong sila doon sa amin. Pero nung paano nyo nung kayo, hindi kayo na-detect ng kalaban na
ginagapa ngayon sila na nadikitan. Nadikit na kayo, malapit na, di kayo na nadetect nila na palapit na kayo. Hindi naman, dahil ngayon nga sinasabi ko, kapag yung grupo ay maganda ang disiplina at pag-train, maganda yung resulta ng misyon. Kasi doon, nung sinabi namin, yung coordination namin doon sa company na pumasok doon, kasi dalawang kampanya kami doon, yung first LRC at saka yung first SF company. Yung sa LRC, yung first LRC, dinadala ang kasama namin na officers is si Captain De La Cruz. Yung sa SF company, hindi ko masyadong nakuan eh. Captain Sibalius pala yung company commander niya. So, dalawang company kami yung pumasok. More or less 50 na grupo ni Hamsi Raji Sali ang nandoon. So, apat lang yung body count na nakuha namin. Isang captured na nandoon. Tsaka yung... May mga recover kayo? Isang 90RR, dalawang M6, isang M16, isang shotgun, thermal imager. Yung... thermal imager na nakuha ni Hamsi Raji Sali yun sa Tin IB. So after 2 days nga na-encounter sila, nabawi namin yung thermal imager sa tulong din ng mga kagamitan na binigay sa atin ng USR yung train sa amin dito. So kaya nga sinasabi ko sa dito, may isishare ko lang na yung pinaka-importante talaga, yung disiplina, attitude ng individual na tao, na sundalo. Kasi pagka hindi sila makinig, hindi rin natin matutuloy at ma-accomplish ang mission natin.